did the rain held off. I know. Okay, magandang araw mga kaibigan. Atin pong napanood ang pagdating ng Pangulong Marcos Jr. sa US for 5 days sa working state visit. So pag-usapan natin yan. But gusto ko munang i-advertise ulit ang panawagan ng aking anak sa mga gustong magkaroon ng part-time job. Basta college graduate, may laptop or iPad, may internet sa bahay, at dito lang sa Pilipinas nakatira, i-text nyo ang aking anak, Johnny Macanas Jr. sa number niya na ito, 0927-930-5257. At hintayin nyo lang ang response ng aking anak. Okay, so kahapon, lumipad po ang Pangulo papuntang US for a 5 days state visit. At ang highlight nito ay ang meeting niya, face-to-face meeting with US President Joe Biden. At ang pinakasentro sa meeting is to strengthen yung ties o pagkakaibigan ng US at ang Pilipinas sa gitna ng continuing o palagi lang aggressive action ng China sa West Philippine Sea at saka sa Taiwan issue. Okay. So sa speech ng Pangulo kahapon sa Villamore Air Base bago siya lumipad, sabi niya importante ang kanyang state visit na ito in bringing the two countries already in a strong bonds into the 21st century. Sinamahan ang Pangulo, sinamahan siya of course ang kanyang First Lady at ang kanyang delegation, economic team, including mga business leaders ng ating bansa. So, statement ng Pangulo, my visit to the United States and more especially my meeting with President Joe Biden is essential in advancing our national interest and in strengthening this very important alliance. During this visit, sabi niya, we will affirm our commitment to fostering our long-standing alliance as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and, for that matter, the rest of the world. Okay. So, ang meeting po ng Pangulong Marcos at ang US President will be May 1 US time. So, bukas pa yun. Ano ang pag-uusapan? Ang sentro ng usapan is to tackle yung defense and security arrangement ng dalawang bansa. And of course, kasama na rin dyan yung ng economic and trade partnership. Ito na po ang pangalawang pagkakataon na mag-meeting ang dalawang pangulo. Ang unang meeting nila, yun po sa sidelines ng United Nations General Assembly, New York City, last year, that was September. Okay, ang sentro ng pag-usapan is yung pag-update, pag-amend ng Mutual Defense Treaty. Meron po tayong existing defense treaty sa US na pirmahan pa noong 1951. So, ilang years na? That's 72 years old. At itong sitwasyon ngayon, ibang-iba noong 1951. So, 72 years old na treaty, ang kailangan niyan is ma-renegotiate, ma-update para mas makinabang tayo. Kasi, yung napag-alaman ko, medyo alkanse o yung disadvantageous tayo sa treaty na ito.
Example lang, yung pag inatake na tayo, may foreign country, nilusob tayo, kailangan pa, bago makagalaw ang US na tulungan tayo, kailangan pa ng approval ng Congress. Eh kung hindi pumayag ang Kongreso ng Amerika, wala, mamamatay na tayo. So, yun po ang mga dapat pag-usapan. Lalo na ngayon, dito sa West Philippines, barko natin, barko ng Coast Guard, inatake ng Chinese Coast Guard, inaputukan, lumubog ang barko natin. Ano, tutulong ba kaagad ang US? The answer to me is question mark. Kaya dapat pag-usapang maigi ang Mutual Defense Treaty. Panahon pa ni PRRD, isinisulong na yan ni former Defense Secretary Lorenzana na magkaroon ng review yung Mutual Defense Treaty. So ngayon, yan ang isusulong ng PBBM administration at sana naman pumayag ang US na ma-upgrade o ma-amend ang Mutual Defense Treaty na ito kasi kung hindi ma-amend, nako, hindi naman useless. Kawawa tayo. Yung, ulitin ko, yung sitwasyon nung 1951, nung pinirmahan yung treaty na yan, ibang-iba na ngayon. So, maraming ano, yung si Senator Tolentino, Vice Chairman sa Senate on Committee on Foreign Relations, ini-espouse niya talaga, ina-advocate niya na magkaroon po ng review. Yung meaning ng armed attack. Ano ba kung inatake na yung ating Coast Guard ship, will that constitute an armed attack? So, yung ano pa, yung cyber attack. Kasi, hindi lang yung attack on soil. Eh, kumusta yung cyber attack? Nag-i-evolve na kasi yung form of warfare eh. Maraming klase na ng warfare ngayon at isang delikado yung cyber attack. Okay, so update po sa ating defense ties with US. Nagkaroon po ng pagpupulong ng ating dalawang secretary, si Secretary Galvez sa DND at ang DFA Secretary Manalo with their counterparts sa US, State Department and Department of Defense, na pagkasundo na ano, talagang magkakaroon ng buhos na military assistance sa Pilipinas. I think in a 10-year period, matutulungan tayo ng US, nag-pledge sila ng almost 100 million US dollars. Or that's equivalent 5.57 billion at i-invest nila sa pag-upgrade ng defense capability natin sa Pilipinas. Kasama na yan yung EDCA sites. So, bibigyan nga tayo ng ano? Bibigyan nga tayo ng ayuda. Kaya lang, yung ayuda na yan, yun naman ang magnet na titirahin tayo ng China, aatakihin tayo ng China in case na magkagera sa Taiwan.